Yesterday, when I was young, so many happy songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much spring my dazzled eyes refused to see. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon. Hello everyone there. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. Sa lahat ng ating mga kanora out there, eto na naman po ako sa aking 7th vlog para magbigay sa inyo ng isa na namang makabuluhang topic ukol sa ating nag-iisang superstar. Bagong lahat, gusto ko muling magpasalamat sa inyo sa lahat ng tumangkilik sa aking 6th vlog na talagang nakaka-overwhelm po ang inyong pagsuporta, ang inyong interest na lagi na akong pinapanood ng aking mga loyalista dyan, lalo na yung mga taga-grandame. Maraming maraming salamat sa inyo sa patuloy inyong pagtangkilik sa aking YouTube channel na Stargazer 70. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay ang tungkol sa kakaibang at pambihirang talento ng ating nag-iisang si Nora Honor. Nakilala siya sa kanyang pamosong mata, sa kanyang talento, sa kanyang pagganap gamit ang kanyang mga mata. Ano nga ba ang eye acting? Well, for me, eye behavior conveys an inability to confront certain thoughts, images, or feelings. Feelings such as fear, embarrassment, shame, or guilt. Eye behavior tells something about the character's plans, attitudes, ambitions, and obstacles. This is the most, at times, the underrated aspect of acting. Yes, an actor's eyes are a powerful tool for endowing other characters with cinematic status. Yan po, yan ang sarili kong interpretation ng eye acting. Bakit natin ito pag-uusapan ngayon? Dahil hindi po ito particularly nadidiscuss sa ibang vlogs ng ating superstar na binigyang daan ko na po para ating pag-usapan bakit ba naging epektibo ng mga mata ni Nora Honor sa kanyang pagganap sa pelikula. Di ba? Oh, hindi na tayo magtataka kasi mas namangha tayo. Magmula nang nag-mature si Ate Guy bilang artista, bilang aktres, na-recognize na siya sa kanyang epektibong pagganap gamit ang kanyang mga mata. So, iisa-isahin po natin ang ilan sa mga pelikula na tumatak at nagmarka sa ating nag-iisang superstar dahil sa galing ng kanyang pag-arte gamit ang kanyang mga mata. Okay, hindi ko po pwedeng lahatin ha, kasi kulang naman ang oras natin. At saka, alam naman natin napakarami pelikula ni Ate Guy na talagang naging magaling siya sa kanyang mga pagganap, di ba? Kaya nga, dyan siya na-recognize ng mga kritiko, ng mga dalubhasa sa sining, at tayo na rin bilang mga tagahanga niya, di ba? Napansin na natin sa kanya yan through the years, mula nung 1970s hanggang sa ngayon, talagang nagagamit niya. Very powerful, very useful yung kanyang mga mata, at alam ko, si Ate Guy, aware siya dyan na ito ang naging sandata niya,
to make her a better actress. Diba? Ganon. Let's start with Tatlong Taong Walang Diyos. Marami pong eksena dyan na ginamit po ni Ate Gay yung kanyang mga mata. Yes. Pero yung mga some of the most unforgettable scenes in that particular movie, yung akmang papatayin niya yung anak niya, and that was very enigmatic because at that certain moment, hindi natin alam kung ano mangyayari doon sa gagawin niya. Ihuhulog ba o hindi, di ba? So, yon, isa yon sa ginamitan niya ng kanyang mga mata. Then, the other scene was yung kausap niya si Christopher De Leon sa loob ng bahay na tinatanong niya kung lalaki ba ang gusto niya maging anak. Yan, isa pa yon. And the other one was yung sa towards the ending of the film, yung kinuyog na siya ng taong bayan for being a traitor, di ba? Yan. Alam mo, yung role ni Ate Gay doon is so demanding. Physically, emotionally, mentally, talagang she needs to focus. She needs to experiment. Kasi alatang halata na napaka-experimental nung pelikula. That is why Ate Gay delineated a role na talagang iba doon sa mga nagawa niya before. Diba? Yun yung kanyang parang breakthrough performance po. And very, very evident yung kanyang paggamit ng mata doon dahil makikita nyo doon yung kanyang defiance, yung kanyang guilt, fear, anger, and madness bilang isang nanay at Pilipino. Nabalansi po ni Ate Gay yung kanyang characterization bilang si Rosario doon at buong husay niya pong nagampanan because she was able to convey the message by using her eyes through her performance. I think it was one of the most significant performances of Nora Honor. Yes. Dahil hindi po napakadali nung kanyang role doon eh. As I've said, very demanding, di ba po? Because it tackles an epic story during the Japanese period. So, halatang hindi minadali. Talagang binusisi po ni Direk Mari Ohara, who incidentally also wrote the story of the film. I guess this is one of Mari Ohara's greatest masterpieces. And napansin ko sa pelikula talaga na yung very dark siya, it was a quiet film, pero lahat ng lead characters, they have gray areas. Alam niyo yung ganon sa kanilang roles? Yes. From Rosario to Crispin and Masugi. Yan, oo. So, yun po ang aking observation and at opinion ko ukol sa pagganap po ng ating superstar sa Tatlong Taong Walang Diyos. Let's go to Minsay Isang Gamo-Gamo. Ito po yung unang political film ni Ate Gay noong 1976. Yes. Dito po nilalarawan naman ang hindi pantay na pagtrato ng mga Amerikano sa ating mga mamamayang Pilipino. So, si Ate Gay dito,
very submissive ang role niya. Okay. Hindi siya yung tipong nakialam. I think yung role niya, naging observant lang siya sa kanyang paligid. Yan. Ito pong pelikulang ito ay punong-puno ng sangkap. Social, political, cultural. Mapapansin niyo po sa pelikulang ito na talagang pinakita yung oppression at suppression natin bilang mga Pilipino nung meron pa pong base militar sa ating bansa. Okay. Ang eksena po dito, syempre, hindi natin makakalimutan yung namatay po yung kapatid ni Ate Guy at pinagkamalang baboy damunga. Doon sa Burol, kitang-kita na po, kahit nakayuko si Ate Guy doon na nakabelong itim, her eyes are acting. Grabe yung grief. Nadama niyo ba yon? Grabe yung sadness niya, yung parang hopelessness niya that time. So nung akma na pong ibibigay yung abuloy ng mga Amerikano sa nanay niya, tapos hindi po siya pinansin hanggang dumating po yung point na sa kanya na po inabot, doon na po nadurog si Ate Guy. So, it was a very, very potent breakdown scene at isa sa pinaka epektibong political scene na napanood ko sa isang pelikula. Ang galing ni Ate Guy dahil nakita ko sa mata niya yung ngit-ngit, yung galit na hindi na niya kinakailangang maging histrionics doon sa particular na eksenang yun. Then, afterwards, in her thoughts, si Corazon natuto ng lumaban. Meron siyang dialogue na when she was talking to her mom, ang sabi niya, mabuti nang malaman ng mga Amerikano na dito sa atin, minsan isang gamo-gamo ang hindi natakot sa lawin. Kita niyo po yung mata ni Ate Guy doon. Hindi po siya nag-hysterical. Hindi po siya loud mouth. But you can effectively see yung mata niya habang binibigkas niya yon sa kanyang nanay. Alam niyo na ito na yung kanyang transition na lumaban bilang isang Pilipino. Okay? Punta na tayo kay Nelia. Nabanggit ko na po na ito yung unang pelikula ko pong napanood kay Ate Guy nung nag-uumpisa pa lang po ako maging taghanga niya. Actually, ito po yung first film na napanood ko sa theater. Okay. So, sa umpisa pa lang po ng pelikula, pansinin niyo na yung opening credit. Quiet film po. Alam niyo, napaka-underdog na po ng mga characters na nandoon. Dahil sa isang liblib na lugar, tapos rural area pa siya, talagang naghihikaho sa mga tao. Well, Eddie Garcia, the late Eddie Garcia, was very, very brilliant in tackling a role of a maid bilang bida sa pelikula. Yes. I think this is a masterpiece with underplayed performance of Nora Honor. Kasi nung bumabaybay na sila ng Maynila, di ba, naka parang
may railing, may harang yung van, doon pa lang alam nyo nang aapihin eh. Doon pa lang alam nyo nang it's more than hell to live furtherly than the way you lived before in the province. So, ang galing nung execution nun. Lalo na yung tinitignan nila yung may mga hayop yata na nakakulong din. So, that is metaphorical. Yes. Napakagaling ni Eddie Garcia doon sa metaphor na yon na tinitignan nung nila Ate Guy and the rest yung paligid. Siyempre, mangha sila. First time nilang makakapunta ng Maynila, right? Hanggang sa dumating na yung punto na talagang nagsilbi na siya kay Angie Ferro, tapos kay Armida Sigun Reyna, doon sa mga nuances si Ate Guy, she was very brilliant there. Grabe. Paglalampaso, paglalaba, pati yung pagkain niya ng halos mapapanis na ulam, pati yung mag-i-excuse siya sa harapan ng TV. Have you noticed that? A superstar portraying a maid role. And I believe that this is the most quintessential maid film of all time. Sa akin, deserve niya po yung Best Performer Award. Grabe. Grabe yung effectiveness ng kanyang mga mata doon. Because all throughout the film, napakatahimik po ni Nora Honor sa pelikulang Atchay. And that proves na talagang si Nora Honor doesn't need to say a mouthful. No. Her eyes will show it how brilliant and great she is as an actress. Okay, pumunta na po tayo sa movie event of 1979. Ang inaka ng anak mo na pinagsamahan po nila ni Lolita Rodriguez. Si Nora po ay isang baog sa pelikulang ito. Pangalan niya Esther. Ngayon, syempre, napaka-sensitive po ng plot at ng kwento ng pelikulang ito. Kaya, ang pinaka di malilimutang eksena rito ay yung confrontation scene ni Ate Guy with Lolita Rodriguez. Yung the hayop-hayop scene, ganyan-ganyan. So, another greatness has been shown here by the superstar dahil yung kanyang mata dito ay epektibo na naman niyang nagamit from shock to surprise to madness to hysterics. Get nyo yung pagkasunod-sunod ng kanyang emosyon doon sa isang particular na eksenang yon na nahuli na niya yung nanay niya na nagkaanak sa kanyang asawa. Diba? Ganon. So, dito po napamura si Lino Broca sa galing po ni Ate Guy. Actually, ang kinikwento lang po ni Ate Guy sa mga past interviews niya, niyayakap daw siya ni Lino Broca. Pero the truth was, talagang napamura po si Lino Broca dito sa husay po na pinamalas po ng ating superstar. So, that particular scene made me think that Nora Honor is already transforming being a great actress. Diba? From tatlong taon hanggang sa inaka na anak mo, nandun na yung manifestation. Nandun na yung affirmation. Because, the best director of the country will not
do such thing, embracing you, congratulating you, without affirming that you're a great artist. And I believe it. Sino ba bang magkakaroon ng validation kundi yung isa rin kapwa magaling, like Lino Broca as a director? Then afterwards, after inaka na anak mo, they had their second collaboration in Bona or another great film. Isa rin to sa pelikulang pinag-usapan noon sa galing at husay ni Nora Honor bilang artista. Itong Bona po, ito po yung paborito kong pelikula ni Nora Honor. Top choice ko po ito. Dahil kwento po ito ng fan eh. Actually, obsessed fan siya dito. Medyo kakaiba na naman po yung attacking ginawa niya sa pelikulang ito. Lalo-lalo na yung part na parang naka-feel siya ng betrayal. Parang naka-feel siya ng deceit kay Philip Salvador na hinahangaan niya doon, na ang pangalan yata niya ay Gardo, right? Okay. Nung sinabi na po ni Philip Salvador na pag-ibili na yung bahay, aalis na siya ng Pilipinas, pakakasalan siya ni Marisa Delgado, siyempre nagulat po ang Nora Honor doon, ng Bona, di ba? So, hindi po siya nakapagsalita. Napansin nyo na natahimik siya, parang na-confuse, parang to my observation, she was nearly losing her sanity. Yes, in that particular scene na papunta na siya doon sa kumukulong tubig, then tinatawag siya ni Philip Salvador para paliguan na siya. Grabe ang mata ni Ate Gay doon. Another performance na nagpakita sa kanya ng kanyang being an accomplished actress na. She was so intelligent and astute in that particular moment. Ang ganda-ganda po nung execution na ginawa ni Direk Lino Broca, na pinapan-in po yung camera sa kanya, sa mukha ni Ate Gay, habang nandun siya sa harap ng kumukulong tubig. So, another film metaphor po yon. Ang ibig po sabihin, yung kumukulong tubig, so talagang ang boiling point po noon, talagang over na. Diba? Over na. So, ganun din po yung nagiging emosyon at feeling po ni Nora Honor upon learning na siya parang binasura na ni Philip Salvador doon. Inatsapwera na. Parang worthless na siya. Yun yung interpretation po nung eksenang yon. That is why itong pelikulang Bona po ay sinabi ng mga foreign critics, Nora Honor's role here is considered as one of the immortalizing characters in world cinema. Who can beat that? Hindi ba po? Kaya isa pang mahalagang aspeto ng pelikula, isang superstar, pinaganap na fan. So, that was tremendous, that was remarkable sa career po ng ating superstar. Kasi, gumanap po siya bilang tayo sa pinilakang tabing. Then afterwards,
Another Mario O'Hara masterpiece, itong Bakit Bugaw ang Langit in 1981. Gumana po si Nora Honor na parang isang least favorite daughter ng isang middle class na pamilya na naka-apartment lang. So, isa na naman pong pelikula na para sa akin na underrated. Kasi, well, hindi yata ito kumita sa box office dahil siguro sa masyado nang seryoso yung tema ng pelikula at saka masyadong sensitibo rin yung plot nito, di ba? So, napansin ko sa pelikulang ito, Nora Honor's performance dazzled me too. Kasi, napakatahimik pa rin po ng kanyang mga kilos, kanyang pananalita, controlled na controlled siya. Actually, talagang nag-underacting po dito si Ate Guy. Yes. Pansinin niyo po, doon sa kabuuan, halos kabuuan ng pelikula, tahimik lang po si Nora Honor using her eyes. Ang isang apaka-importante pang elemento about this film was nabalansi po ni Ate Guy yung kanyang characterization for having a sexual and maternal love to Dennis Roldan. Yes po. Yun din po ang napansin ko sa kanya doon sa kanyang role dito sa pelikulang ito. Kaya I find it very, very worthwhile for her using her eyes again doon sa mga tahimik na eksena na kapag si Dennis Roldan ay nagwawala doon sa kabilang pintuan ng apartment. So, Nora Honor is still effective. It still have accomplished the submissiveness and the selflessness of her role here. Kaya parang master na po ng ating superstar yung kanyang paggamit ng mata through the years sa kanyang mga pelikula. So, it became a very useful weapon for her na talagang nagiging advantageous po sa kanya yan bilang isang artista. Punta na po tayo sa Amerika. Yan. Isa na naman pong pelikula ni Ate Guy na talagang pinagtibay na ng panahon. Yung kanyang galing sa paggamit ng mata. Dito talaga very obvious. Talagang makikita sa pelikulang ito yung sadness, yung kanyang boredom, yung kanyang loneliness sa pagiging OFW sa Amerika. May particular scene po dito si Ate Guy dun sa taas ng Empire State Building na nakatingin po siya sa kalawakan ng Manhattan skyline. Ito po yung talagang nag-decide na siyang umuwi ng Pilipinas. So, what Hill Portes did to her was to cry a little. So, yun po yung sinabi ni Hill Portes sa kanya. Damahin lang niya yung kanyang loneliness, yung kanyang frustrations, being an OFW, na hindi na masaya ang path ng buhay at career sa Amerika. Though, successful po si Ate Guy doon bilang nurse. Yun ang tinatakal ng pelikula, di ba?
yung eksenang yon, talagang mapifeel niyo po yung lungkot ng buhay sa Amerika through Nora Honor's eyes. Talagang nakapag-magnetize po yon sa audience na talagang you can feel how difficult, how hard it is not to have full joy even if you are enjoying your career in a foreign land. Okay. Then, afterwards, punta tayo sa Bulaklak sa City Jail. Ito yung film entry ni Ate Guy sa Metro Manila Film Festival noong 1984. Ito, ensemble acting naman to. Another great masterpiece of the late Mario O'Hara na talagang isa na namang tumatak na pelikula kay Ate Guy. Ito, dahil yung eksena doon sa Manila Zoo habang inuhuli na nga siya ng mga pulis doon sa pagkakatakas niya. So, ang nangyari, hindi ba, nanganak siya doon. So, I found it a little campy, pero sa akin, it was another brilliant execution ni Mario O'Hara to, because parang nag-transform si Ate Guy dito parang bilang hayop na eh. Parang nasuko na siya na hayop doon mismo sa loob ng Manila Zoo. Then, yung flashlight na talagang very ano sa akin na this is a very efficiently used doon sa cinematography habang nandun siya at nakita na nga siya ng mga pulis doon. You can see the helplessness through Nora Honor's eyes. Talagang she was asking for mercy, she was asking for help, like that. So, another great acting, another great eye acting, rather, of Nora Honor, itong pelikula niya sa Bulaklak sa City Jail. Okay, punta na po tayo sa Andrea, paano bang maging isang ina na ginampanan po dito ni Ate Guy yung pagiging NPA. Tapos meron po siyang best friend si Gina Lahar. Tapos meron pong eksena dito sa towards the end of the film, yung first time makikita po ni Ate Guy tsaka ni R.R. Herrera. Yan. So, ito po yung eksena na pinaubaya na po ni Nora Honor kay Gina Lahar, yung anak niya. Dahil nga po sa sumali nga po siya sa underground, then iba po yung kanyang ideolohiya sa buhay. So, napagtanto-tanto na po niya na wala po siyang mabibigay na kinabukasan sa anak niya. So, this was one of the most heartbreaking scenes of Nora Honor. I believe that it was marvelously captured on screen yung particular na eksenang ito, dahil makikita po kay Ate Guy sa kanyang mga mata yung sakit, yung lungkot, yung frustration niya, yung kanyang loneliness kapag nawala na sa kanya ang kanyang anak dahil dun sa kanyang political belief. Then after Andrea, let's go to the floor contemplation story. Ay, dito po talaga. Marami pong eye acting si Ate Guy. Magmula doon sa nakapiit siya, dumalaw yung mga anak niya sa kanya, then hindi man lang niya mahawakan, mayakap, mahalikan. So, nasa gitna po yung salamin. So, she made use of her eyes here. So, that was something to look
forward to, because alam natin na si Ate Guy, pag sa mga ganyang pelikula na medyo in distress na ang character niya, we know na talagang she makes use of her eyes. Meron pa po isang eksena dito nung nalaman na po niyang bibitayin siya, nasa loob po siya ng selda na para na siyang nauupo sa kandila after she learned doon sa kanyang death execution, di ba po? So, isa pa pong napakagaling na pagkaka-capture po nung kanyang mga mata dito na talagang namumuuna po yung luha sa mata, pero alam nyo sa kanya yung feeling of disappointment, yung feeling of hopelessness ulit, at yung feeling of helplessness bilang isang bibitayin na domestic helper sa Singapore. Then, afterwards, pumunta na po tayo sa Daewoong. Ito po yung comeback movie ni Ate Guy after 8 years na nagstay siya sa Amerika, which ito po yung inoffer sa kanya ni Brillante Mendoza sa taong 2011 yata. Kwento po ito ng isang Bajau midwife na hindi rin magkaanak. Ngayon, ang asawa niya po dito si Bembo Rocco. So, ang pinakabuod po ng kwento dito yung kanyang pagiging selflessness na naman bilang isang asawa, na siya pa po mismo ang naghanap ng mapapangasawa ni Bembo Rocco na bago para matupad po yung pangarap ng kanyang mister na magkaanak sa iba. Dahil nga po si Ate Guy dito, baog, ganyan. Ang dami pong eksena dito ni Ate Guy na hindi lang matang ginamit niya. Pati po ang kanyang mga kilos, ang kanyang mga pananalita, hindi po si Nora Honor ang napanood ko, kung hindi isang badyaw na babae. Ganyan po kagaling, ganyan po ka-effectual ni Nora Honor bilang artista. Talaga pong nangitim po siya doon sa pelikulang yon, at sabi nga po ni Brillante Mendoza, hindi po nakikita ni Ate Guy kung nasaan yung camera. Basta, sasabihin lang po ni Brillante Mendoza yung instruction na paggagawa kay Nora Honor, ayan, magagawa na po ni Nora Honor yon ng walang pag-aalinlangan. So, isa po ito na may tuturing sa mga landmark films ni Ate Guy nung pagbalik niya po mula sa Amerika. At nanalo din po dito sa Ate Guy ng katakot-takot ang awards, syempre. So, what's more to expect from her is another equally brilliant performance sa kanya mga susunod na pelikula. Then, another film na talagang tumatak din po sa akin, yung Dementia. Kasi yung Dementia po, talagang it's a horror film, pero napakita po ni Ate Guy dito yung kanyang kahusayan na naman po sa kanyang mga mata. Dito po, kakaiba po yung role ni Ate Guy. Medically, may sakit po siya. Siyempre, of age na. Tapos, nakakakita siya ng mga bagay from the past. Haunting things from the past. So, yung mga eksena pong yon, talagang kailangan po talagang gamitan lang ng mata. So, no utterance of words. Wala po ditong confrontation scenes. Wala po ditong mga hard-hitting dialogues. Basta, mata lang po ang pinagana po dito ni Nora Honor because of the role. I think, yun po yung reason kung bakit less talk po, less dialogue po si Ate Guy dito sa pelikulang ito. But, apparently, as expected, naging brilliant naman po
ang superstar sa pelikulang ito. And finally, syempre, Himala. Yan. So, directed by Ishmael Bernal noong 1982. Dito nyo makikita kung gaano ka instinctive and intuitive si Nora Honor being an actress. Grabe yung kanyang performance dito. Many considered her role here as the most iconic film character of all time. Dito po sa atin, sa bansa natin. Yes. Marami na pong critics ang nag-review. Marami na pong mga film schools ang pinag-aralan ito. So, we just can't argue with them furtherly because they believe and they accept the fact that this is Nora Honor's finest performance for them. Yeah, considerably for them, di ba? Dito, makikita natin kung gaano talaga nagsanib yung puwersa ng tatlong genius, si Ricky Lee, si Ishmael Bernal, at si Nora Honor. Ngayon, dun sa eksena, syempre, yung kanyang monologue sa ending, yun yung talagang tumatak talaga sa mga tagapanood ng pelikulang ito. Dahil you can see through her eyes yung kanyang masterful internalization of what do you get from giving out the bad faith and the fake adulation of the people, even if you know to yourself that you are not a believer. Ama? So, yan po. Nakapagbigay na po ako ng aking munting opinion at aking obserbasyon sa iba't ibang performances po ng ating superstar sa kanyang di mapantayang kahusayan bilang isang alagad ng sining, sa kanyang pinamalas, sa kanyang mga pelikula, magpakailanman ay magiging mga klasiko na, at ito na po ang magiging pamana sa atin ng ating nag-iisang superstar. Anyway, ito na. Tinanong ko si Ate Guy tungkol dyan sa acting na yan. Sabi ko sa kanya, kasuala naman po ito ha. Sabi ko sa kanya, Ate Guy, aware ka ba na ang galing-galing mo daw magpagalaw ng mata mo pag umaarte ka? Sabi niya sa akin, sabi niya ganun, naku, hindi ko nga alam kung magaling ako sa aking mata, basta ako, sinasa puso lang daw niya yung kanyang role, ganyan-ganyan. Kasi si Ate Guy po, hindi daw po siya mahilig sa sa mga rehearsal. Basta siya, minsan daw, ang ginagawa na lang daw niya, nagbabasa siya ng script, kasi daw, pag nasa set na raw, may mga point daw yata na on the spot, nare-revise yung script daw. So, sa kanya, sabi nga niya sa akin, alam mo Dennis, ako kasi, hindi ako mahilig talaga sa yung madialog. Mas siguro, mas komportable ako yung mga simpleng eksena lang, ganyan-ganyan. Tapos yung sa mata, naku, ewan ko kung nagugustuhan nga nila. Pero kung nagugustuhan naman nila, di okay lang. Sabi yan yung Ate Guy sa akin. Sa bagay, honestly speaking, tama naman po sinabi ni Ate Guy. Kasi syempre,
sa kanya, siguro, yun ang kanyang normal way of performing, di ba? Yung siguro, mas importante sa kanya, yung minimalist acting lang, yung nag-underacting lang siya, talagang hindi siya mahilig sa hysterical acting, yung palisik-lisik ng mata, at saka labas litid. Naku, may kilala tayong ganyan. Anyway, yun po. At isa pa pong ano, sasabihin ko sa inyo, hindi pa po nagsushooting sa Ate Gay ng Mananambal na supposedly po nung last June. Dapat po nakaschedule po yan ng mga fourth week. Oo, pupunta po sana si Ate Gay na si Kihor. Kaya lang nangyari po yata, nagkaroon po yata ng problema doon sa kanyang pagsakay sa eroplano na hindi po siya yata na pinayagan ng mga doktor. Siguro hindi po siya pwede, ha? Hindi ko pa rin po sure, ha? Pero sana po matuloy yung pelikula kasi pinasasakay po daw yata siya ng Roro. Yung po yung nabalitaan ko po nung nakausap ko si Matet. Hindi ko lang po alam kung gusto ni Ate Guys sumakay ng Roro going to si Kihor. So, antabayanan na lang po natin. Sana po matuloy po yung shooting ng Mananambal para makapagtrabaho na po ulit ang ating nag-iisang superstar. Okay po? So, ayan po. Nakumpleto ko na. Kumpleto sa Ricardos na. Ayan. So, sa lahat po ng nanood ngayon, maraming salamat pong muli sa inyong lahat. Mga kanora ko, dyan, sa buong lupalop ng saan man kayong lupalop ng mundo ngayon. At basta tangkilikin nyo pa ang aking mga future vlogs dito sa aking YT channel. At maraming salamat muli sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aking mga vlogs dito. So, hanggang sa muli, God bless at mabuhay kayong lahat. Bye-bye! When I see you out and about, it's such a crowd.